Yayaman ka ba? Sa rice milling business, gamit ang Shinong rice mill machine? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Mga kaibigan, meron po kasing nagtatanong sa akin kung magkano nga ba ang pwedeng kikitain sa Shinong rice mill machine kapag yun po ang gagamitin sa negosyong ito. Ayan, guys, magandang araw po. Maraming salamat po sa mga subscribers natin at sa mga viewers na patuloy na sumusuportat po dito sa ating YouTube channel at sa mga nagkomento po dito at mga nagtatanong at tumatawag po sa atin, mga OFW, mga kababayan natin na nandito lang sa Pilipinas, mga entrepreneurs at yung pati na rin po yung mga gustong mag-upgrade sa rice milling business. Alright, so ito yung pag-usapan natin. Magkano ba ang kikitain kapag Shinong rice mill machine ang gagamitin natin? At pwede ba tayong yayaman dito gamit ang Shinong rice mill machine? Ito guys, ang Shinong rice mill machine, kapag i-compare natin ito sa ibang mga pangmalakihan na rice milling machine, ay talagang maliit lang po. Maliit lang, kasi nasa 350 kilograms lang po or equivalent sa 7 sacks per hour. Habang yung ibang rice mill machine naman po ay nasa 1,000 kilograms output capacity per hour po. Equivalent po yan sa 20 sacks per hour. Kung i-compare natin doon sa 7 sacks per hour at sa 20 sacks per hour. Ngayon, yayaman ba tayo sa Shinong rice mill machine? Ito guys, explain ko sa inyo. Paliwanag ko ng maayos. Alright? Now, ang pagyaman, hindi po yan tungkol sa pera. Kung ang goal mo ay yumaman agad, huwag ka na lang magnegosyo sa rice milling business. Dahil dito, dapat meron kang tiyaga, masipag ka, at dedicated ka sa negosyo mo. Dahil kung hindi, siguradong mawawala ang negosyo mo. Bakit ko nirerekomenda sa inyo ang Shinong rice mill machine? Dahil ito lang ang alam ko at nakikita ko na pinakamagandang quality na rice milling business o rice milling machine na made in South Korea. Ang Shinong rice mill machine ay ang teknolohiya na kung saan di kuryente ito at talagang makakatipid ka sa kuryente. Lalo na ngayon mga kaibigan na sobrang mahal na at tumaas ang presyo ng gasolina at krudo. At nag-aaray na rin po ang mga rice milling business owner na gumagamit ng mga traditional rice mill machine na single pass na ginagamitan ng engine or diesel engine. Hindi ko dinidiscourage yung mga gumagamit ng mga traditional rice mill machine ngayon ha. Pero, kung gusto nyo talagang makatipid at makabawi sa negosyo nyo, gumamit ka ng Shinong rice mill machine. Makikita nyo po yan sa thumbnail natin kung anong itsura ang Shinong rice mill machine. Sa totoo lang po, meron talagang promo ngayon. Kahit sobrang mahal na ng pamasahe, sobrang mahal na ng shipping fee, pero ang promo namin ay same pa rin po. Okay? So, ngayon, paano nga ba kikita sa rice milling business gamit ang Shinong rice mill machine? Okay, ito, ipapakita ko sa inyo ang computation. Meron akong calculator para ano po tayo, transparent po tayo dito ah. For example, yung iba ngayon dito, okay, ang ibang rice mill ngayon ay sumisingil na po sila sa 3 pesos hanggang 4 pesos per kilo na bigas na output po sa rice mill. Kahit sabihin natin 3 pesos lang times 7. Okay. 7 sacks. Okay, i-ano muna natin. 3 pesos, yung isang sako, ilan ba? Ilang kilo? 3 times 50.
Okay. Sa isang sako, kikita ka ng 150 pesos. Ngayon, sa isang oras, ilang sako nga? Ilang sako? 7 sacks. I-times 7 natin. Okay? I-times 7 equals 1,020 sa isang oras. Tatanungin kita, kikita ka ba ng 1,000 pesos dito sa Pilipinas sa isang oras kapag kayo ay nagtatrabaho? Hindi. Ang per day ngayon dito, minimum wage is nasa 400 or 380 or 400 plus. Ngayon po, minimum wage po. Sa isang araw. Ngayon, ilang oras yun sa isang araw? Diba? 8 hours? 9 hours? Minsan overtime pa without pay. Ngayon, sa 1,050, sa isang oras, ilang oras yung operation mo? Actually, ang Sinong rice mill machine, pwede po siyang paandarin at mag-operate hanggang 24 hours a day. Guys, huwag kayong mag-anon. Ano ba yan? Hindi po nag-overheat ang Sinong rice mill machine. Sabi ko sa inyo, Korean technology po ito. Napakatibay po. I-times natin, for example, sa isang araw, 8 hours. Times lang natin sa 8 hours, ha? Times 8. Meron kang kikitain na 8,400 sa isang araw. 8 hours pa lang po. Ngayon, tatanungin kita, bawing-bawi na ba ang binabayad mo sa kuryente? Sir Ryan, magkano naman ang babayaran ko sa isang buwan sa kuryente? Actually, sa computation namin, actually, nagre-range siya sa dalawang buwan, ha. Nagre-range siya sa 14,000. Range po. So, divide natin yan sa dalawa. Ibig sabihin, sa isang buwan, 7,000. Isang araw pa lang, bawi mo na ang babayaran mo sa kuryente sa isang buwan. Ngayon, i-times natin yan. For example, day off ng operator mo or walang operation every Sunday. Gawin natin 26 days. 8,400 times 1,050 times 3 equals 150 times 8. 1,200 times 8. Ano ba? Ito, ulitin ko lang, nawala dito sa calculator ko. Diba? 3 pesos kada kilo. I-times natin yan sa 50. Ibig sabihin, 150 per sack times 7 sa isang oras. 1,050 sa isang oras times 8 hours sa isang araw. Kikita ka ng 8,400 times 26 days. Ayan, 26 days. Equivalent sa 218,400 pesos. Ngayon, Sir Ryan, magkano ba ang gagastusin ko sa Sinong rice mill machine? Guys, hindi aabot ng 400,000, lalo na hindi aabot ng 500,000. Sabi ko na sa inyo, malaki ang kikitain niya dito. Maliit lang siya, pero hindi basta-basta. Maganda dito, ang kagandahan dito, good quality ang bigas. Anhin yung malaki ang output na bigas, mabilis, pero durog naman ang bigas, maraming broken. Dito sa Sinong rice mill machine, separate ang broken rice. Hindi lang separate, ha. Ma-minimize din ang broken rice. Alam niyo ba kung bakit? Dahil meron din po tayong pre-cleaner, elevator, destoner, siniseparate niya yung mga bato. Meron din rice grader, siniseparate niya yung mga maliliit. Siniseparate din po ang mga darak, yung mga ipa, at yung mga hull. Siniseparate niya po. Ibig sabihin, lalabas doon sa bigas, rice outlet, ay talagang buo na bigas. Magandang quality na bigas na pwede mo pang binta. Ngayon ang tanong, tatanong. Ngayon ang tanong, yayaman ka ba
gamit ang sinong rice mill machine? Yes. Paano? 218,400 per month ang pwede kong kikitain. Eh, meron ding off-season eh. For example, walang giling, walang pagkiskis, isang walang anihan. Ipahinga muna. Pero hindi lahat ng bagay. Itong negosyo na to ay non-stop po. Kahit walang anihan, meron pa rin mga miller at mga farmer na nag-iipon ng palay na kung off-season ay meron silang stock at ipakiskis nila yon. Gets nyo ba yun? Meron kaming mga kaibigan dito, mga kasamahan, na kahit off-season, walang anihan, tuloy-tuloy pa rin ang operation ng rice mill nila. Dahil marami po ang mga miller na nag-stock. Ayan ho. Ang tanong, yayaman ka ba talaga? Ang pagyaman ay hindi tungkol sa pera. Yan ho, ang gusto kong i-sure sa inyo. Ang kayamanan, ito, ay tungkol po sa stability. Stable ang income, stable ang kitaan, meron kang savings, meron kang mga tauhan, makakatulong ka sa pamilya mo, makakatulong ka sa mga empleyado mo, makatulong ka sa ibang tao. Yun ang totoong pagyaman. Hindi lang na pag-iipon lang ng pera na kung gaano karami ang pera mo. Kapag nakatulong ka na sa kapwa mo, yan, at nakabili ka ng gusto mo, at naibigay mo yung mga pangarap ng mga anak mo, kapatid mo, yun ang kayamanan. Hindi yan kung gaano kalaki ang pera mo. Now, ang pagyaman dito sa rice milling business, gamit ang sinong rice mill machine. Ito ang tip na ibigay ko sa inyo. Yayaman ka talaga kapag nag-start ka ng rice milling business at ito pa, nagba-buy and sell po kayo. Magkano ang kikitain mo kapag nagba-buy and sell ka ng palay? Marami akong kaibigan na kaibigan. Grabe siya yan. Maraming kaibigan. Lahat kayo kaibigan ko. Okay. May nag-inquire sa akin dito, sir, nagba-buy and sell ako. Wow. At gusto ko magkaroon ng rice milling business. Alam nyo ba? Kung kayo ay merong rice mill machine tulad ng sinong rice mill, ito ay perfect na business para sa nagba-buy and sell ng palay. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang barangay, sa kabilang kanto, o kahit saan man ng mga rice mill para magpakiskis ng palay. Kung meron ka ng sariling rice mill machine, kikita ka, makatipid ka, malaki ang profit mo. Gusto nyo ba yon? Kapag malaki ang profit, malaki ang kita, yayaman ka. Sana ho, naintindihan nyo po ako ha. Yun lang ho, ang sinishare ko sa inyo. Oh, 218,400. What if? Magkano ba? 8,400. Alright, 1,050 kasi yon sa isang oras. What if 12 hours sa isang araw? Whoa! 12,600 sa isang araw. 12 hours ang operation. (laughs) 12,600 times 26 days. Bawing-bawi na ang sinong rice mill machine mo, guys. Bawing-bawi na. Kaya guys, ito, 327,600 pesos ang pwede mong kitain sa isang buwan. Yan, kapag 3 pesos lang ang singil mo. What if? Ito pa ha. 4 pesos ang singil mo. 4 times 50. Of course, 200. Sa isang sako. Times 7. Sa isang oras. Meron kang 1,400. Times 8 hours. Ooh, 11,500 or 11,200 sa isang araw, 12 hours, times 26 days. Ooh. Ooh.
Ooh. 8 hours lang yun ha. 291,500 or 291,200 pesos ang pwede mong kitain sa isang buwan. 8 hours pa lang yun. What if? What, marami tayong what if. 4 times 50 times 7 times 12 hours. 16,800 sa isang araw sa 12 hours. Times 26. 436,800. Mathematics. Hello, guys. Kaya yan, guys. Hindi ko kayo hina-hype dito. Sinishare ko lang sa inyo ang possibility. Hindi naman talaga yun na ganun talaga sa isang araw. Minsan, 5 hours, 6 hours yung operation. Depende po. What if mangyayari po yun? What if maraming harvest? Lalo na ngayon, susuportahan na ng ating Pangulo ang agriculture. Siguro, tuloy-tuloy na to. Kaya guys, excited na po ako. Sana po, excited rin po kayo. Kung gusto nyo po, bumili ng Shinong rice mill machine, tumawag lang kayo o mag-text sa 0908-392-1831. Andyan po sa description box ang aking contact number, delivery nationwide. Ito pa, good news. What is sabihin ko sa inyo? Free installation. Free installation, guys. Pero, outside Luzon, merong delivery fee. Hindi ko pwedeng sabihin kung magkano dahil hindi po parehas at same ang delivery fee. Pero kung kayo ay taga Luzon, sasabihin ko na sa inyo, what if free delivery within Luzon area? Sa Shinong rice mill machine lang po yun, ha. Guys, hindi lang po Shinong rice mill machine ang binibinta namin. Meron din po kaming VSEE combined rice mill machine na made in Taiwan or Taiwan technology po siya na nasa 1,000 kilograms output capacity ang per hour po. Panoorin nyo pa po ang iba naming mga video dito sa aking YouTube channel. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po at magkikita po tayo sa ulit. Kikita po tayo ulit. Kita-kits po tayo sa susunod nating mga video. God bless po.